Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon nga po ay tuluyan na nanalusaw si Bagyong Rosal at wala na po tayong binabantayan na anumang sama ng panahon sa loob at labas po ng ating area of responsibility. Amihan po ang weather system na umiiral po dito sa Northern Luzon at mayroon po tayong easterlies na umiihip naman po sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. At kung may amihan at easterlies ay panigurado po na mayroong frontal system o kaya po ay shear line dahil diyan po ang boundary o kung saan po nagsasalubong ang malamig na amihan at mainit na easterlies. At sa ngayon po ay nandyan sa may silangang bahagi po ng Bicol Region. At sa atin naman po ang long range forecast, consistent pa rin naman po na walang bagyo na namamataan na tatawid po sa ating bansa for the next 5 to 7 days. Na posible po yan hanggang po sa bago magpasko ay wala pong bagyo na tatawid dito sa ating bansa. Pero patuloy lamang po tayong mag-antabay sa mga susunod na updates dahil posible pa rin po ang mga pagbabago anytime. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, dulot nga po ng amihan at saka po ng shear line, ngayong madaling araw ay may mga pulo-pulo po na mapag-uulan sa ilang bahagi po ng Cagayan at Aurora. At dulot naman po ng mga localized thunderstorm ay mayroon po mga isolated rains sa ilang bahagi po ng Caraga, Sorsogon at maging po sa ilang bahagi ng Sulu Archipelago. At mamaya po ay sisikat naman ang araw sa malaking bahagi po ng ating bansa. Mainit at maalinsangan po ang panahon. Pero dulot po ng amihan at saka po ng easterlies ay meron pong mga pulo-pulo na mapag-uulan. Lalong-lalo na po dyan sa silangang bahagi po ng ating bansa. Maging po silang bahagi ng Sulu Archipelago. At mamayang hapon, mas maraming lugar muli dito sa ating bansa ang makakaranas po ng mga kulimlim na kalangitan. May mga pulo-pulong pag-ulan. Kaya kung lalabas po tayo sa ating mga tahanan, ay gwaliin lamang po natin ang magdala ng kahit anong panangga po natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman po mga baybayin, dulot po ng amihan ay medyo may kataasan po ang mga alon. Sa seaboard po ng Batanes, Babuyan Islands at Cagayan na ang mga alon po ay posibleng aabot hanggang po sa 2.5 to 4 meters height. Kaya iwasan po muna natin ang pumalaot dyan, lalo na po sa mga kababayan natin na mangingisda para po makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. Nakapamuli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!